Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nakalusot na sa Commission on Appointments ang ad interim appointments ni na Executive Secretary Lucas Bersamin at Finance Secretary Benjamin Jokno. Si Senate President Pro Tempore Loren Legarda ang nagtulak para sa mabilis na pag-aproba sa appointment ni Bersamin dahil sa edad at karanasan nito. Hindi naman pinalagpas ni na Senators Aimee Marcos at Visa Ontiveros na tanungin si Bersamin kung bakit mabagal ang pagtatalaga ng mga pinuno ng ilang kagawaran, partikular ang Department of Health o DOH. Katwiran ng dating Chief Justice na nagiging maingat lamang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil ayaw nitong maulit ang mga kontrobersya ng kanyang appointments. Mabilis din ang pag-aproba ng CAK Jokno matapos i-endorso ng ibang mambabatas. Walang dapat ikabahala sa pagtaas ng utang ng Pilipinas sa iba't ibang financial institutions. Itong sinabi ni Finance Secretary Benjamin Jokno sa pagharap niya sa Commission on Appointments o CA para sa panel debate ng kanyang ad interim appointment. Ayon kay Jokno, manageable ang pagkakautang ng bansa kumpara sa ibang mga nasyon. Sa datos ng Bureau of Treasury, nasa 12.89 trillion pesos ang utang ng bansa hanggang noong katapusan ng buwan ng Hulyo. Tiniyak pa ng kalihim na may mga pamamaraan ang pamahalaan upang mapalakas pang ekonomiya upang masiguro na makahihigit ito sa utang ng Pilipinas. Muling itinakda sa December 5 ang preliminary investigation sa Percy Lapid murder case dahil sa error sa subpoena na inisyu kay Suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Sa pagdinig kahapon, November 23, tinukoy ng abogado ni Bantag na si Attorney Rocky Balisong ang pagkakamali sa middle initial ng kanyang kliyente na Soriano sa halip na kitaleg. Dahil dito, ikinatwira ni Attorney Balisong na ang subpoena ay para sa ibang tao. Sumang-ayon naman ang panig ng prosekusyon, kaya binigyan si Bantag ng 10 araw para magsumite ng kanyang counter-affidavit. Hindi naman humarap sa pagdinig ang ibang akusado kabilang ang Deputy Security Officer na si Ricardo Zulueta. Kaugnay nito, sinabi ni Attorney Balisong na posibleng dumalo sa December 5 ang kanyang kliyente via Zoom. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.